Hi guys. Andito po ako sa lahat po ng may mga premiere simula nung ilang days na ako na hindi nakakasupport sa inyo. Pasensyahan niyo po ako guys dahil may malaking problema po ako. So sa data pa lang guys, sa pag-load, hirap-hirap na po ako guys. Alam niyo naman po guys na pag wala akong ganitong problema, pag may load din po ako, nagsusupport naman din po ako, diba, sa mga premiere, sa mga channel niyo po guys. So as of now guys, kaka-load ko lang po kasi guys, ngayon lang po nakakapag-load ako kasi ilang days na po yung mama ko sa hospital. 8 days niya kahapon guys, so 9 days niya po ngayon. Malaking pangangailangan namin guys, kaya ako ngayon guys hirap na hirap ako makahanap ng pang-load sa aking cellphone para lang makapag-support po sa inyo, pero wala po. Itong niload ko po ngayon guys, inutang ko lang din po ito guys. So pasensyahan nyo po kung hindi ako nakakapunta sa mga premiere nyo. Alam nyo naman po, at saka yung iba dito, friend ko po sa Facebook, alam nyo naman po siguro, nakikita nyo po yung mga post ko about sa aking nanay. Hindi po kasi basta-basta guys eh. Kasi hindi namin to inaasahan, hindi namin to ginusto ang nangyari sa aking nanay. Kasi bago kasi na hospital tong nanay ko guys. Parang dinibdib niya guys ang nangyayari sa aking kapatid. Kasi bago lang po siya nawala guys eh. Kaka-40 days lang niya isang araw guys eh. So ngayon sa hindi namin inaasahan na ganun nangyari sa aking kapatid. Siguro hindi pa tanggap ng aking magulang. Hindi pa tanggap ng aking mama, hindi pa tanggap ng nanay namin sa nangyari sa kapatid ko. So ito na po guys, ito po siguro ang dahilan bakit nasa hospital ang aking nanay. Kasi ganito eh, alam ko ganito ang pakiramdam ng isang nanay kapag nawalan ng mahal na anak. Kasi siguro sa nangyari sa nanay ko ngayon guys, ang lungkot namin guys, lalo na po ako guys, kasi ang layo ako, malayo po ako sa kanila, malayo po ako sa aking mama. Ngayon guys, yung mama ko, 9 days na ata ngayon eh, nasa hospital, hindi pa magaling guys, naka-oxygen pa siya guys. Ang ano sa kanya guys, hindi siya makakahinga kasi malaki ang kanyang puso. Heart enlargement po yung ano niya. Tapos meron pa siyang oo nga guys. Heart enlargement. Hirap pala tayong pag ganyan na situation na may sakit guys. Sakit.
Hirap, hirap talaga guys, hirap. Hirap talaga. Nung na, ang lungkot, lungkot tuwing nakikita ko yung, nung nakuha, yung na video call ko po yung nanay ko. Para ako yung babagsak guys, kasi ang sakit-sakit sa dibdib ko guys. Ang sakit na nakikita mo yung ganyang nanay na nahirapan sa kanyang situation. Malaki ang kanyang puso guys. Dahil sa kakaisip niya guys. Nung isa pa nung dinibdib niya guys yung nagpagkawala ng aking kapatid. Dinibdib niya guys. So, iniinom-inom niya guys. Iniinom-inom niya. Araw-araw niya ininom niya. Siyempre guys, hindi pa niya kayang tanggapin. Kasi nga guys, biglaan kasi yung guys. So, iniinom niya. Ilalot na ang kasama lang din niya po doon sa bahay namin is mga apo niya guys. So, siguro na ano siya sa mga stress. Naiiyak, nag-iisip siya ng problema na hindi niya maintindihan guys na bakit ganito, bakit ganito nangyari. So ganyan siguro ang iniisip niya guys. So dinibdib niya yan guys, kaya nagkakaroon siya ng ganun na yung puso niya ang problema ngayon guys, yung heart enlargement po. Malaki po ang kanyang puso. So, nahirapan siyang huminga. Hanggang ngayon, guys, naka-oxygen po siya. Naka-oxygen po siya. Hindi pa kahit tanggalin, guys, kasi yan, yun lang din ang pag-asa niya na yung oxygen ang nagpapalakas sa kanya, guys. So, ngayon, sabi ko nga, guys, ilang araw na ako na hindi nakakasupport sa inyo dahil alam nyo naman na may problema ako. Pasensyahan nyo po ako guys. Intindihan nyo po kasi private po. Nakalagay po private yung mama namin. Ang laking-laking bayarin. Diba? Tas problema ko po guys. Uuwi pa ako, wala pa akong kapamasahe. Naghahanap ako ng pera para makakauwi din ako guys, kasi hirap din kami guys dito. Marami na din kaming babayarin guys, kaya ngayon lang din ako nakakapag-load. Hirap din, marami na din kaming bayarin guys. Lahat-lahat na guys, may ganito. So pasensyahan niyo po ako guys na hindi ako nagaka-support sa inyo dahil wala akong load. Hirap kumita ng i-load, 'di ba guys? So kasi nagsunod-sunod ang problema at saka may binabayaran din kami, nadagdagan guys. So pasensyahan niyo po na hindi ako nakaka-attend. Maintindihin niyo po ako sa kalagayan ko lang guys, kasi sakit-sakit ang ganun guys, sakit-sakit sa dibdib guys nung nakikita ko yung mama guys, tuwing nagsasalita ako sa kanya guys, naiiyak ako, umiiyak din siya guys. Ang ginawa ko na lang guys is pinipigilan ko yung iyak ko kasi umiiyak siya guys. So pag umiiyak siya guys, nadagdagan ang kanyang bigat na kanyang kalagayan, bigat sa puso pag umiiyak siya, mas madagdagan. So yan, pag nakausap naman namin guys, so ang ginagawa na lang namin is pinapakita na lang namin na masaya kami para maging masaya din siya. So, ayan lang guys. So, ayan, kung gusto niyo pong tumulong sa aking nanay, naka-private po siya, sakit niya is puso niya guys, malaki.
puso niya, guys. Malaki ang puso niya, guys. Meron pa sa tagiliran niya, sa baba, masakit din. So, yun ang pinaganuhan ko ngayon. Yan ang pinaganuhan ko ngayon, guys. Kaya, zero balance kami ngayon, guys, eh. Naghahanap pa nga ako ng pera na makadagdag pa sa ibibigay ko doon, guys, para sa gamot ng aking magulang. Kasi kulang-kulang pa, guys. So, kung sino man ang mabuting puso dyan, kung gusto niyo pong magbigay, kahit ay masaya na po ako, guys, kahit piso, malaking tulong na yan, guys. Piso, pag iniipon yan, guys, malaking tulong na yun, guys. So, andito lang po yung number ko, guys. Ayan, guys, kontakin nyo lang po ako, guys, kung gusto nyo pong tumulong, kusang tulong lang po, guys, ha, yung meron lang po, pero kung wala naman po, is okay lang po. Ayan po, guys, yung number ko po, guys. So, kontakin nyo lang po ako, guys, kung gusto nyo pong magbigay. Andyan lang naman po. So, ayan po yung ilang days na po ako umiyak, guys. So, parang masakit, kumikirot yung ano ko, guys, hindi ko maintindihan, kumikirot siya, guys, kasi nadibdib ko yung, na ano ko din yung kakaiyak ko, guys. Kaya may masakit na may kumikirot sa akin. So, ito, guys, ito, andito yung picture ng nanay ko. Nahihirapan po siya. Naka-oxygen po siya. Ayan po. Nakikita po yun. Ang sakit-sakit pag ganito. Nakikita niyo po, guys. Lalo na malayo po ako. Ayan, diba, guys? Ayan. Nakikita. Ito naman yun, guys. Ayan. Yan na, ito naman po, guys, na yung pag-video call po namin. Imbis na makikita mo siya, guys, na maiiyak ka. So, ayan na, guys. Yan ang ginagawa namin. Kahit imbis na iiyak ka, guys, yan, tumatawa na lang po kami, guys, para lang mapasaya namin. Kasi, mahirap na madagdagan pa yung heart niya, guys, na baka mas lalong lalaki pa. So, ayan, guys, yan ang ano ko. Kunwaring masaya ako dyan, guys, pero ang lungkot-lungkot ako niyan, guys. Super. Super talaga ang lungkot ako niyan. Ayan, oh. Yan ang mga video na awang-awa po ako, eh. Ang bait-bait ng nanay ko, pero hindi ko alam bakit nagkaganyan po siya. Hindi ko po alam, hindi ko po masagot ang aking tanong. So, ayan po, guys, ang mga picture na yan. So, kayo po, guys, andito lang po yung number na to, guys. Andito po yung number kung gusto nyo pong magbigay, guys. Tawag na lang po kayo, guys. Tawag nyo na lang po sa akin. Pwede naman nilagay sa GCash, diba, guys? Kahit kunting tulong, guys, okay na yun. Basta, lang, guys, para lang pagdagdag, guys. So, awang-awa po talaga ako. Kasi, heart enlargement, guys. Tiwalang tiwala pa rin ako, guys. Andyan si ama at ina. Andyan yung Panginoon natin, si ama at ina. Na alam ko na hindi niya pabayaan ang aking nanay. Alam ko, andyan siya sa tabi niya. Alam ko, papagalingin niya yan. Pagagagalingin niya po yung nanay ko.
Alam ko guys na gagaling po yung mama ko. Hindi pabayaan ni ama at ina ang aking nanay. Ang hiling ko, alam ko na pinapakinggan po ako ng Panginoon, pinakinggan po ako ni ama at ina na pagalingin ang aking nanay. Pagalingin niya, tanggalin niya po yung kung ano pong naramdaman ng aking nanay sa katawan niya. Sana po, may magbabago sa kanyang, ano guys, sa kanyang heart. Sana may magbabago. Kasi ilang days ako umiyak guys. So, ang sakit-sakit na sa dibdib ko guys. So, sabi, papalakasan ko na lang po ang aking loob. Kasi mahirap na rin guys na kasi na mayit-mayit ang lungkot ko guys kasi malayo, siyempre malayo din ako doon guys. So ayan, inaalala ko talaga guys, pero hindi po ako nawawala ng pag-asa na ipagdasal ang aking nanay na gumaling na siya, lumakas na, bumalik ang kanyang ngiti tulad noon na malambing. Ngayon kasi guys. Ngayon kasi guys, makikita mo yung picture. Awang-awa ka po talaga guys. So pasensya. So ngayon sa inyo guys, yung hindi ko po nasusuportahan, pasensyahan niyo po muna ako guys kasi ang laking-laking problema ko po guys eh. Ang laking-laking problema. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng pang-load ko. Ay, hindi pa, para lang makasupport ako. Update ko lang po ito guys. So, ngayon lang po ako nakakapag-load. Pero so, next time na matapos ko itong pagsubok na ito, malampasan namin ang pagsubok na ito, todo ang pagsusupport ko po sa inyo. So, dito lang po ako guys. Salamat. So, thank you sa inyong lahat. Andyan kayo lagi sa nakamasid sa aking videos. Salamat. At sana maintindihan niyo po ako na wala po ako sa inyong premiere. Kaya salamat. Bye guys. Bye.